Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nag-iinit at talaga namang napaka-latest na update sa issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay nandun pa rin si Kalingap Val Santos Matubang sa dating bahay ni Ate Erica, kung saan nandun din ang lolo ni Ate Erica na si Lolo Miguel at ang tita nito na nag-video patungkol sa issue nila. Kasalukuyan nga ang sinisolusyonan na din ni Kalingap Val Santos Matubang ang away na ito, sapagkat bilang isang pamilya ay pangit din tignan na nagkakaroon ng ganitong issue. At ang issue nga na ito ay dahil lamang sa pera. Yung anak mo na nanay nila, tapos may kasamang, may pinagkasama. May pinagkasama siya? Binata man. May isawa din po, kaya lang iwalaan mo, isawa pa tayo. Ah, okay. Sumalo. Ano taon na yung nanay na Erica? Ilan taon na po yun? Nanay nila? Ako na po yun. 40 niyata nung si... Mata pa. 43 siya, kung 44. Mata pa yung anak mo. Nagin mo yun sila? Ngayon po dyan. Hindi po, hindi na nasisilip yun. Hindi na nasisilip dyan. Malayo po dyan. Baga po sa pag... Yung paglusong doon na ano... Tapos may pa... Kahon. Oo. Alam mo sila. Kaya nyo po niya at malalaw rin ito. Ito yung mahal na tatay po. Mahal yun. Ipinakita din muli ni Kalingap Val Santos Matubang ang bahay nila Ate Erica. Dapat daw kasi talagang papagawa nito at i-renovate, ngunit hindi na lamang natuloy sapagkat hindi na nagpa-vlog si Ate Erica kay Kalingap Rab. Ito nga ay dahil nakuha na pala ni Ate Sheila May ni Erica ang pera kay Sir Jun A at nais nito na hindi na ipadaan kay Kalingap Rab ang pera, nang sa ganun ay maging mas mabilis na lang daw ang pagpapatayo ng bahay. Kaya naman isa din ito sa pinag-awayan ng pamilya, dahil ang mga pera na binibigay ni Sir Jun A ay hindi rin nakakatikim ang pera ang pamilya ni Ate Erica, kahit sinasabi ni Sir Jun A na pampamilya ito. Jun A, kung ikaw po nakikinig at nanonood sa ating video, ano mga sabi niyo po sa mga kinabi nila kung ilaw matalda? Ako, dito ako para patulungan po sila kasi nagtawag sa atin ang chat or text. At tinutuhunin yung tulong sa atin. Although sila po ay, ano, si Erica po ay nagka-problema. Kasi umalis sa Kalinga, di nagpa-vlog. Pero yung vlog po dito, mga Kalinga, tuloy-tuloy po yan. Kasi ang unang naka-escape dito ay si Rino Pumalala. Ay Lolo Miguel. So, ang tanong po kayo, Mr. kay Jun A, ano ang masasabi mo? Nasa dalawang hinahangaan mo. Hindi ko ay napatao, matag-Diyos. Ano eh? Ang sinimili ko. Huwag mong i-ano. Huwag mong... Ayon pa sa pamilya ni Ate Erica ay para sa kanila daw, ang isang pamilya ay nagdadamayan daw at magkasama sa hirap at ginhawa. Ngunit nabaliktad na nga at hindi na ganito ang nangyayari dahil simula daw nagkaroon na ng pera at nahawakan na ni Ate Erica at ng kanyang ate ang pera na pinadala ni Sir Jun A ay nagbago na daw ang ugali ng mga ito. Na hindi na nga daw nila binibisita ang mga tao na nag-aruga, nagpalaki at talaga namang nagpaaral sa kanila simula nung bata pa sila. Hindi na rin daw hangad ni Lolo Miguel na magkaayos pa sila. Ang gusto na lamang nila ay sana manahimik na ang mga tao kakabato ng mga maling impormasyon at paninira sa kanilang pamilya, dahil ayaw ni Lolo Miguel na nilalapastangan siya. Nice ko ito ng Kalingap partners natin. Pero divert kay Erica. Tulong po.
kasi naging kalingap engine po yun. Eh, yun na problema, binabag yung kalingap. Prab, umayaw po. Yung pala po ay nagapang na. No? Meron na silang usapan nila sila may. At binawi po yung pera ng 30 million na ibigay kay kalingap. Prab, para ano, gumawa ng bahay, pinairi po. Mga kaibigan. Eh, yun ang gusto nyo, yung may gawa nyo ito. Pero sa mga pumakaibigan, hindi mabago yung pag-inom. Sa tingin ko sa tulat-tulat-tulat. Yun eh, kung ikaw po nakikinig, nakapunod sa ating video. Ano mga sabi nyo po? Yung mga sinabi nyo, ang ulaw matanda. Ako, andito ako pa. Dahil sa problema na ito sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya, ay sabi nga din ni Kalingap Val Santos Matubang na handa daw siya na solusyonan ng ito. Kaya naman tinatanong niya at patuloy niyang in-interview ang pamilya ni Ate Erica nang sa ganon ay malaman niya pati na rin ng mga tao ang tunay na side o ang hinaim ng pamilya ni Ate Erica sa kanya. Hangad pa din naman ni Kalingap Val Santos Matubang na maayos daw ang away na ito sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Dahil kahit anong mangyari ay hindi maalis ang katotohanan na lahat sila ay isang pamilya at magkakadugo lamang. Kaya pangit lang din na nag-aaway sila dahil sa pera at matatapos ang kanilang koneksyon dahil lamang dito. Huwag mong konsultuhin yung dalawa. Hindi pa ako kareto, nag-bet din yung lola, hindi na yung mga padalaw. Pero sa pinto-pinto, sila rin nag-gastos to sila sa birthday. Yung pala sa toko na pagbigyan ng may birthday dito. Ano po? So, Pang! Eh, paalam mo rin pa ako sa may lupa. May repair ko yung bahay ninyo, ano? Tapos ayos natin yung problema. Sana, tay. Eh, at malamang, ano eh, matala ko yung nag-isip ni Erica dito. Sila niya. Sana po sa akin. Magtapot ka na? Inyares ko na po sa akin, Juan. Memoria. Magtapot ka na sa kanila? Sana po natin. Sakaling bumalik, may tawad, tanggapin mo? Kahit masagot na ako sa loob, ano? Simple po sa ginawa lang yan. Kahit pagi ka nga. Kinwento pa ni Lolo Miguel kay Kalingap Val Santos Matubang na talagang simula daw pagkabata ay nandun na si Ate Erica at ang kanyang ate sa poder ng lolo at lola nila. Ito na nga ang nagpalaki at nagpaaral at talaga namang kumukop sa kanila ng kanyang ate. Kaya naman masama rin sa loob ng lolo ni Ate Erica na masabihan sila ng mga masasamang salita. Dahil ayaw niya rin na nilalapastangan siya at sa tingin niya ay wala daw utang na loob si Ate Erica at ang kanyang ate. Utang ka na. Ngayon, wala na. Wala na. Hindi ko hinihiwala sa aming mag-asawa yan, dalawang yan. Maliit pa nasa kumpa po kami sa labo, sa Malasugi. Ano kasama sila? Maliit pa po yan. Maliit pa lang. Eh ngayon, nagibang ulali. Nasa pagkain mag-iwala yan, yung tatay niya? Ay, naka-accidente po, taga Mindanao yun, taga... Matay na. Agusan del Sur. Matay na. So, ikaw na nagpalaki. Ilang taon yung namatay yung tatay nila? Ilang taon sila, Erica? Sige namin na. Siguro, mga grade 6 po yan. Ang mga bata po. Kailan sila magkakapatid? Dalawa lang sila? Dalawa lang po yan. Kaya nag-aalagaan namin, tuwa-tuwa nga ako, punang apo ko sa babae. Minyal, mahal ko. Ay, paglaki, nagkasungay. Wala na akin mga bata ko. Nilimot na yung nilakihan nila. Oo. Saan ang galing? Hindi ko maanuhan ko, sangkal, mga ugali na pagkagayong. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!